Dahil sa isang buwang quarantine, matagal tayong pumirmi sa ating mga tahanan at pinagbawal ang pagpunta sa iba't ibang lugar upang mapigil ang pagkalat ng coronavirus. Kaya naman, ang ating mga anak ay kanya-kanyang hanap ng libangan, lalo na kapag hawak na nila ang kanilang cellphone ay kontento na ang mga ito sa isang buong araw. Ani Palangginang halos maghapon at magdamag daw umanong nakatutok ang kanilang bunso sa kanyang cellphone. Kanila naman itong pinagsasabihan na bawasan ang pagsi-cellphone, ngunit hindi talaga maiwasan ito na gamitin ang kanyang gadget. Ayon pa sa Ginang, nangyari ang insidente bandang 4:30 ng madaling araw habang mahimbing na natutulog ang mag-anak nang biglang sumigaw ang kanilang bunso na nasa kanyang kwarto at tinawag ang kanyang tatay at sinabing hindi daw ito makakainga. Dali-dali namang tumakbo ang kanyang tatay sa kanyang bunso upang agad sakluluhan ito at nakita itong umiiyak at sinabing hindi daw ito makainga. Agad namang tinawag ng tatay ang kanyang misis at sinabing hindi daw makahinga ang kanilang anak. Agad daw niyang pinahiran ng panghaplas ang buong katawan ng dalaga. Hanggang sa maya-maya pa ito ay bigla na lang itong nangatal. Sa sobra umanong bilis na pangyayari, bigla na lamang nanigas ang buong katawan ng dalaga at naglock umano ang kamay, tuhod at maging ang panga nito. Kaya dali-dali nilang isunugod sa ospital ang kanilang anak, subalit habang sila ay nasa sasakyan, bigla na lang daw itong nawala ng malay at hindi na daw naramdaman ng Ginang ang hininga ng kanyang anak. Labis na takot ang naramdaman nilang mag-asawa para sa kanilang bunso nang lamig ang buong katawan nito at maputla. Iyak nang iyak ang Ginang hanggang makarating sila sa ospital. Naging mabilis daw ang pag-aksyon ng mga nurse at mga doktor. Agad silang inisikaso ng ospital na MB Santiago Medical Center sa Indang, Cavite. At ayon sa pagsusuri ng mga doktor, radyasyon umano ng cellphone na naging sanhi ng hirap na paghinga, panginginig at paninigas ng katawan ng kanilang anak. Laking pasasalamat nilang mag-asawa at maayos na ngayon ang lagay ng kanilang pinakamamahal na bunso. Pero, God is good po. Okay na ang anak ko ngayon, ani ng Ginang. Nais lang ipalam i-share o ibahagi ng Ginang sa lahat ang kanilang karanasang ito. Natotoo daw pala na masama ang sobrang paggamit ng cellphone na akala niya noon na babasa lang niya sa social media. Hanggang sa nadanasa na nga ito ng kanyang anak. Naway magsilbing babala ang kanyang karanasan para sa ibang mga magulang na may mga anak na labis na humaling sa paggamit ng kanilang mga gadget. Ika nga niya, share ko lang po ito sa lahat para po malaman nila na totoo po ito kasi nadanasan po ng anak ko. Mga magulang, bantayan po natin ang ating mga anak, dagdag pa ng Ginang.